sa aling pamantayan, February 11, sa mga makalangit na dako. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa, at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 24. Ang bawat individual sa ating sanlibutan ay maggagayakan sa isa o dalawang watawat, ang mga pinili at tapat sa ilalim ng watawat na nabahira ng dugo ng Prinsipe Emmanuel, at ang lahat ng iba pa ay sa ilalim ng watawat ni Satanas. Hindi dapat magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa kapangyarihan ng kadiliman. Bawat isa sa atin ay dapat na manindigan. Kung hindi tayo nakikipaglaban sa prinsipe ng kadiliman, ang ahas, pumapalibot sa atin ang kanyang hukbo, nasa ating mga puso ang kamandag niya. Lahat ng naglalagay ng kanilang sarili sa ilalim ng watawat na nabahira ng dugo ng prinsipe ng kapayapaan ay ibibilang si Satanas na kaaway, at sa lakas ng Diyos ay sasalungatin siya bilang isang nakamamatay na kalaban. Kukunin nila ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos. At ano ang kanilang gagawin para mapanghawakan ang mataas na lugar? Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 18. Dapat na mabilis nating makita ang panganib. Dapat nating makita ang nakakamuhing karakter ng kasalanan at alisin ito sa ating mga kaluluwa. Ang mga sumusunod sa salita ay nakakaalam na si Jesus ang kanilang lakas na nagiging kanila sa pamamagitan ng pananampalataya. Nadedamitan sila ng katwiran na tatanggapin ng Diyos, sapagkat ito'y katwiran ni Kristo. Nasusuotan ng baluti ng Diyos na ito. Ang kompletong pagtitipon ng mga kabutihan ng langit, matagumpay nilang nolelabanan ang mga panlilinlang ng ahas. Walang isa mang kaluluwa ang may sandali para sayangin. Ang may kinalaman sa walang hanggan ay may sapat na halaga para unahin kaysa anumang pagkakaabalahan. Ano ang dapat kong gawin para maligtas ang dapat na dakila at taimtim na katanungan natin ngayon? Nais ko sanang lahat ay magpahalaga sa kahangahangang paggawa ng Diyos para sa tao. Hindi nagkaroon ng pagbabayad sala para sa mga anghel, ngunit para sa nagkasalang tao ay isang lubos at sapat na kaloob ang ginawa, para maligtas ng lubos ang lahat ng lalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Nakikita ng Diyos sa lahat niyang mga anak ang larawan ng kanyang bugtong na anak. Tinitingnan niya sila na may pag-ibig na higit sa maipapahayag ng salita. Kanyang niyayakap sila sa bisig ng kanyang pag-ibig. Nagsasaya ang Diyos para sa kanyang bayan.